Ocho Derecho, programang maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon, pagsubaybay sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid, paghimay sa mga isyung nais malinawa ng lipunan, at pagdinig sa tinig ng bayan na nais alamin ang katotohanan sa likod ng mga katanungan. Samahan ng tambalang Joey Falcon, Jerry Yap at Percy Lapid. Ocho Derecho, Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ocho Derecho, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Joey Falcon, Jerry Yap at Percy Lapid, pinagsamang puwersa para labanan ng mga mapang-abuso sa ating lipunan. Dito lamang sa Ocho Derecho. Ocho Derecho. Ocho Derecho. Hello. Gandang hapon. Ako uli. Joey Falcon po, bumabati sa inyo ng isang kaaya-ayang hapon. At sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas ng airport. Isang bala ka lang. Ala, sama-sama tayo mula alas 4:30 hanggang alas 6 dito sa palatuntun ng Ocho Derecho. Sa mga gustong makita kami habang nagpo-program sa Ustream, pasok lang kayo sa www.8raymedia.com. At saka gustong makilahok sa amin, talakayan, magbigay ng opinion, magsumbong, o iparating ninyo inyong mga nakita sa labas, text lamang kayo sa 0977-342-1644. 0977-342-1644. So, sa mga gustong sumali doon sa aking Facebook, Joey Falcon. Hanapin lamang ninyo ang Joey Falcon sa Facebook. At makikita ninyo ron, ay kagandang lalaki. Sabi ng nanay ko. Bago tayo dumako doon sa pambansang kahihiyan nitong tanimbala, ako'y habang nagbibiyahe, lagi ko nakikita yung nasa likod ng mga sasakyan, ako'y nabubuisit. Nakita mo na ba yun, paring buboy? Paring buboy, birastigin, narito eh. Yung, may reklamo ka? May reklamo ka? Dial, ganito, ganyan, numero ng LTFRB. Parang violente yung tanong eh. Parang arugante. May reklamo ka? Pwede namang mapalambot siguro yun na Attorney Winston Guinness ng LTFRB. Baka naman pwedeng para sa mga reklamo, tumawag lamang sa ganitong numero. Hindi, arugante. Arugante yung tanong eh. May reklamo ka? Pagka nakita po yan, ng mga pupunta rito mga turista o yung mga kasama ng UN, United Nations staff, nandadalo sa APEC, tatanong sila, ang lalaki ng sulat sa likod ng jeep, sa likod ng taxi, sa likod ng bus. Baka matanong doon sa interpreter, what's that? O di, nasabihin, ayan yung arroganting tanong, may reklamo ka? Dial mo to. Ba yung nakaisip nun, nabugok din ang ulo eh. Bugok din ang utak. Warfreak. Yung nakaisip nun eh, gustong away ka agad, away. May reklamo ka? Kahit po anong tono, pagka binasan yung may reklamo ka, kahit palambutin mo, may reklamo ka? Ganun din eh, matapang din ang dating, arrogante. Kasi yung, may reklamo ka? O ganun din. Kasi yung construction ng salita, may reklamo ka, pagalit yun eh.
Pwede naman palambutin na sabing para sa mga reklamo, itawag lamang sa ayun mga ganun, pero yung may reklamo ka. Attorney Winston Guinness, baka po pwedeng palambutin natin. May pagkabastusan dating eh. Kasi kung ako harap sa inyo, sasabihin ko sa inyo, may reklamo ka, o tumawag ka sa DCRJ. Ganun din yun eh. O para doon sa bugok ang utak na umisip noon, may reklamo ka. O dahil may telephone number namin, hotline. 412-0288. May reklamo ka? O mag-text ka dito. O timod yung bastos ko. Ganun lang yan. Tayo'y nasa bansa nakilala bilang very hospitable. Kilala tayo sa pagkamagalang. Kilala tayo sa pagpapakumbaba. Eh pagka nga may bisita tayo eh, welcome, mabuhay. Kahit wala na tayong pera, bibili pa tayo ng panghanda eh. Mapasaya lamang yung ating mga bisita. Tapos sasalubukin ng kasalita, may reklamo ka. Makainis, ano? Okay, baka sakaling makarating na sa LTFRB yan, baka mapag-isipan nila ng mahinahon. Kinakailangan pag pinag-isipan nyo to, yung busog kayo, ha? Baka ito'y pinag-isipan at pinag-usapan nung panahong mga gutom pa kayo, kaya maiinit ang ulo. Hindi lang yan, bukod sa mga sulat sa likod ng jeep, sa likod ng taxi, o mga taxi driver, magandang hapon sa inyo. Kung gusto nyo makisali, ha? I-text ninyo sa 0977-342-1644. Kung ano yung mga ikinaiinis nyo sa mga ordinansang mga ipinalabas ng LTFRB at LTO. 0977-342-1644. At hindi lamang po yan sa mga jeepney driver. Bukod doon sa pagkalalaking sulat ng mga may reklamo ka, aba ngayon meron na mga nagsisilabas sticker. Ganon din ang laman. May reklamo ka, malalaki rin. Pandikit talaga sa likuran ng jeep. Dalawang piraso yan. Magkabilaan sa jeep. Sa mga bus, meron din ganyan. At yan po ang mga ika ngay lihim na pinagkakakwartahan ng kung sino mang gifted child. Yan sa LTO at sa LTFRB. O isipin nyo, magkano ang paimprenta niyang sticker na yan? O magkano pinababayaran sa inyo? Ilang kayong jeepney drivers dito sa Maynila? Kung nakikinig si George Mateo, ba parang George? Kaya na may nag-meet na dyan sa LTO nung araw. Yan sa press office dyan. Wala akong narinig na reklamo sa inyo tungkol dito sa mga stickers na to. Eh, siguradong ang mamahal niyan yung may reklamo ka. Tapos sa loob ng jeep may nakalagay pa, no smoking, LTFRB pa rin ang gumawa ng sticker. Natakot-takot na kwartahan ito. Sa LTO naman, yung pagkapalit ng plaka mula sa green na ginawang itim. Yun, na magkano ang sinisingil sa driver, mahigit 400. Ilang milyong sasakyan mayroon sa Pilipinas. Kinakailangan palitan lahat ng mga plaka niyan. 400 mahigit. Pagkatapos, ilang milyon ang sasakyan? Diyos ko, parang napakalaking pera nun, ha? Wala ba tayong mapartir yan? Talaga naman. Ako naman eh, tamang hinala lang yung sa akin. Baka mamaya totoo na. Eh parang nga. Ay nako talaga. Basta nalagay ka sa gobyerno, lahat ng negosyo, hanapin mo. Lalo't ikaw ay co-terminus. Yung pag-alis ng nag-appoint sa'yo ay aalis ka na rin. Aba siyempre naman, bago ka umalis, parang ano lang yan eh, nakatira ka sa isang apartment. Eh pag-aalis ka na, eh magbabalot-balot ka na. Sisinupin mo ang dapat sinupin. Eh kinakailangan makasinup ka ng malaki-laking halaga. Sa ganun eh.
Hindi ka mukhang kawawa pag wala ka ng trabaho. Alis na yung amo mo, kasama ka rin magbabalot-balot. Kaya ang iba nagmamadali dahil sa 2016, pag-upo ng mga nanalo sa June 30, 2016, ala na. Yung kanilang mga negosyo, magsasara na rin. Kaya apurahan na eh. Namimili dito, namimili yan. Hanggat makakaipon ng porsyento, ipunin ng porsyento. Kaya tayo ay nagtataka dyan sa mga nangyayari ngayon. Napakaraming dapat isilipin na siguradong pinagkakakwartahan. Eto, may bago na naman, di ba? Yung sa airport. Ocho diretso. Iba't na dahil sa tanimbala, ano nangyayari ngayon sa mga bagahe ng mga papalis, mga papasakay ng aeroplano? O di ba't binabalot ngayon ng plastic? Biglang nagkaroon ng luggage sa wrapping, luggage wrapping sa NAIA. At hindi lang isa yan, ha? Bukod doon sa main, sa NAIA, doon daw sa Terminal 3, meron na rin. O, sinong nakakaupo ng ano na yan, concessionaire? Yan ba, dinaan sa bidding? Abay, pag hindi po bahagi ng isang ehensya at nagkaroon ng ganyang, akala mo, gift wrapping eh, luggage wrapping. Ang alam ko, yung mga pagbabalot, dyan lamang sa mga mall, may mga gift wrapping. Aba, ngayon ni Sanaya, may luggage wrapping na rin. Ay mabuti pa sa mula, yung gift wrapping mura-mura lang, may 50, may 25. Aba sa NAIA talagang fix. Nakapirmi yung presyo ng luggage wrapping nila, 160. Ah, sino ang kumikita dyan? Paano ang resibo niyan? O ipagpalagay natin ang resibo ay sa Manila International Airport Authority o Administration. Saan mapupunta ang kinita sa luggage wrapping na yan para wag lamang mataniman ng bala? Siyempre, may kumikita riyan. May namuhunan dyan. Bapuhunan yung plastic. Ang tanong, sino ang concessionaire? Wala naman sa component ng NAIA ng airport. Nakita na ba kayong airport na may component ng luggage wrapping? Wala naman, di ba? Ang component lang ng NAIA, yung maglagay ng tag, yung maglagay ng seal sa mga luggage. Ay ngayon po, meron ng luggage wrapping dahil sa takot nga po doon sa tanimbala. Mantakin ninyong nagkaroon pa ng negosyo ang NAIA. Ay pakipaliwanag ha, yan ba yung nagdaan sa bidding? Bakit biglang nagkaroon ng luggage wrapping dyan? Hindi pa nipapaliwanag yan ni DOTC Secretary John Abaya. Malaki-laki rin pera. Ilang libo ang umaalis na pasahero na araw-araw ay dumadaan dyan sa NAIA, may mga dalang bagahe at kinakailangang i-luggage wrapping. Malaking pera yan, 160. Sa 10 katao lang, 1,600. Sa isang daang katao, 16,000. O, kita nyo yan, ha? 100 pa lang yan. 16,000 na. Kung 1,000 yan, 160,000. Kung 10,000 yan, ay, may million na. Ay, ilan ba ang pasero nagdadaan dyan sa NAIA? Bye, pakisilip po ito. Sa COA, pakisilip. Kung paano nagkaroon ng luggage wrapping sa NAIA, hindi naman component ng airport. Ocho diretso. Patubato sa langit ang tamaan, huwag magali.
ang himpilan ng bawat Pilipino, DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Networks. This is VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. A U.S. military satellite detected a heat flash at the time a Russian jetliner crashed over the Sinai Peninsula last weekend. The cause of Saturday's mid-air breakup of the Metrojet A321 remains a mystery. Authorities have ruled out the possibility a missile hit the aircraft before plunging over 9,000 meters to the Sinai Desert, killing all 224 aboard. But experts say the heat flash could point to a bomb, explosion of an engine, a fire, or even just aircraft parts hitting the ground. Lawyers for South African Paralympian Oscar Pistorius, currently under house arrest in the death of his girlfriend, fought Tuesday to keep him from returning to prison. State prosecutors are arguing for a murder conviction. The case is before the South African Supreme Court of Appeal. Inez Bosenhout is director of the Law Clinic at the University of Free State. Difficult to say what will happen, but should the court say that the appeal stands and the charge be changed to that of murder, in that event, then the case will have to be referred back to the trial court for sentencing purposes, and we expect then that evidence be laid on sentence. The 28-year-old Oscar Pistorius was released from prison to house arrest just last month. He's currently serving out the rest of a 5-year term after being convicted last year of culpable homicide. You've been listening to VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. A Tri-Media Pro Incorporated. Narito ang mga programang kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan. Mga programang ipinagmamalaki ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Simula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga, bibida ang mga kabataan sa New Bandido kasama si Pia Morato. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, mga balita at makatotohanang komentaryo ihahayag sa Lapid Fire kasama si Percy Lapid. Maaasahan at mapagkakatiwalaang public service ihahatid sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa programang Katapat at Karancho kasama ang inyong katapat Mayor Fred Lim at inyong karancho Miguel Hill. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, babaha ng limpak-limpak na papremyo at kasiyahan sa Shalala and Friends kasama ang Shalala ng buhay niyo. Alas 12:30 hanggang alauna ng hapon, mga nagbabagang balita ang ihahatid sa Balita sa Tanghali kasama ang inyong karancho Miguel Hill. Sariwain ang mga awiting nagbibigay inspirasyon sa saliw ng musika noon at ngayon. Alauna hanggang alas 2 ng hapon kasama sina Lloyd Umali at Ima Castro. Kayo naman mga amiga, usapang babae sa Girl Talk. Alas 2 hanggang alas 3 ng hapon kasama si Pelita Peralta Uwi at DJ Tony. Mga pinakahuling entertainment updates at pinakasariwang chika ihahatid sa alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Showbiz Galore kasama ang nag-iisang reyna ng mga Galoreans, Rodel Ocampo Fernando. Alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon, mga pinakahuling kaganapan sa maghapon ihahatid sa Balita alas 4 ni Tonitz Laurenio. Alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, mga katanungan ng lipunan bibigyan ng kasagutan sa 8 Diretso kasama sina Joey Falcon, Jerry Ya at Percy Lapid. Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, usapan para sa wastong kalusugan ihahatid sa inyo ng Klinika On Air. Samahan ng mga batikang doktor ng bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Mga dekalidad na programa sa radyo na gagabay sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Dito lamang mapapakinggan sa DZRJ 810, ang himpilan ng bawat Pilipino. DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Networks, pinagsanib na puwersa para sa sambayan ng Pilipino. Ocho Diretso, programang maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon, pagsubaybay sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid, paghimay sa mga isyung nais malinawan ng lipunan, at pagdinig sa tinig ng bayan na nais alamin ang katotohanan sa likod ng mga katanungan. Samahan ng tambalang Joey Falcon, Jerry Ya at Percy Lapid
Ocho Derecho, Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ocho Derecho, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Joey Falcon, Jerry Yap at Percy Lapid, pinagsamang pwersa para labanan ang mga mapang-abuso sa ating lipunan. Dito lamang sa Ocho Derecho. Ocho Derecho. Ocho Derecho. Nagbabalik ang inyong lingkod, Joey Falcon. Sa pangalan pa rin ni Percy Lapid at ni Jerry Yap na aking mga kasama. Tuloy-tuloy tayo hanggang alas 6. Eto ha, dahil nga po doon sa Tinimbala, pati mga turista, natatakot na po at nag-aalala. Yung pong mga kaso ng Tinimbala sa mga paliparan sa bansa. Lalo na dito sa Naiyan, ako talamak. Hindi na lang po mga Pilipinong biyahero ang nakikitaan ngayon ng tila may pagka-paranoid. Sa tuwing bibiyahe patungong ibang bansa o babalik dito sa Pilipinas, kundi yung mga dayuhang turista. Ayon po sa Department of Tourism kay Undersecretary Maria Jasmine, pagkamat hindi po nagdudulot nang lamat sa turismo sa bansa ang mga kaso po nitong Tinimbala, ibig sabihin hindi pa masyadong nakakaapekto, kapansin-pansin na. Na para bang nagsisimula na itong umepekto sa mga dayuhan. Tinatanong na rin daw po ng mga dayuhang turista itong Department of Tourism kung totoo nga ba ang mga nagaganap na insidente. Kaya ayon po dito kay Undersecretary Asmin, mahalagang maresolbahan na agad ang problemang ito. Marami daw po sa mga paserong dumarating sa mga paliparan ay nagtatyaga sa pila para lang maipabalot ang kanilang mga bagahe ng plastic. O yun, kita na naman ang airport. Upang matiyak na walang ibang makakagalaw sa kanilang mga gamit. Bukod pa ito sa puspusang paglalagay ng lock sa mga zipper ng kanilang mga bags at umaabot na rin sa puntong tinatahi na ito ng iba pang siguradong upang sigurado na walang maghahamak o magpapahamak sa kanila na maglagay ng bala sa kanilang mga gamit. Takin ninyo yan ha? Sobrang kahihiyan na ng Pilipinas yan. Lalo-lalo na sa pandaigdigang usapin tungkol sa mga airport. Diba yan, dito lang sa ating bansa nangyayari yan. Only in the Philippines na ang mga luggage binabalot ng plastic. Kakahiya. Yan ang sinasabing pambansang kahihiyan. Excuse me! Tayo lang ang nagbabalot ng plastic sa ibang airport. Wala yan. Isa nga, naiiwanan pa yung iba sa tabi ng poste. Walang gumagalaw. Dito sa atin, subukan mo mag-iwan ng gamit sa tabi ng poste. Pagbalik mo, poste na lang. Kita ninyo pati yung mga tauhan ng United Nations na pupunta rito para sa APEC. Naglabas na rin daw po ng abiso ang United Nations para sa kanilang mga staff na pupunta rito sa Pilipinas kaugnay po dito sa kawalangyan sa Naiyang Tinimbala Scheme. Sa pabala po ng United Nations Department of Safety and Security, kailangan daw pong maging extra cautious. Ha? Ibig sabihin, dagdagan pa ang pag-iingat ng kanilang mga tauhan. Lalo na kung nasa Ninoy Aquino International Airport. Sa kanyang kahihiyan yan. Nilino naman ng United Nations na hindi nila agad pinaniniwalaan. Hindi pinaniniwalaan pero nagbabala na sa mga tauhan. Ay loko rin itong United Nations eh. Pabalibalik na din salita.
Hindi raw nila pinaniniwala ng mga isyu ukol sa naturang iskandalo, ngunit bahagi ng kanilang mga patakaran sa mga tauhan ang pagtiyak sa lahat po ng aspeto ng kaligtasan. May katwiran. Una rito, ilang lokal at banyagang biyahero na ang umano'y nahulihan ng bala sa kanilang mga bagahe, pero tinawag lang ng otoridad bilang isolated cases. Bagay na inalma ng ilang grupo at naging sanhipa ng pagsampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Isolated cases, parang yung sinabi ni spokesperson Sonny Caloma. Konti lang naman yung nahuhulihan ng bala. Marami pa rin naman ang nakakalipad. Aba, sobra na. At tiniling na nga po ng mga tao na pumasok ng NBI sa usapin para daw mas magandang investigasyon. NBI mag-imbestiga. Kasi nga naman, nangyari ito sa airport na nasa ilalim ni Secretary June Abaya. Ay ang magpapa-imbestiga si Secretary June Abaya at saka yung mga tauhan niya mag-iimbestiga. O ano ang kalalabasan niyan? Lutong Macau? Lutong Shanghai? Ay nako, huwag na kayo mag-imbestiga at mahaluan lang lalo ng pagdududa kapag kayo mismo ang nag-imbestiga sa inyong bahay. Eh natural. Ako man ito, di pagtatakpan ko yung kahihiyan ng aking bahay. Papayagan ko bang makalabas sa kapitbahay ng aking bahay ay marumi? Hindi, sabihin ko, malinis ang bahay namin. Ganyan niya, Secretary Abaya. Pag mag-iimbestiga mga tauhan mo rin, walang mangyayari. Luto-luto lang yan. Parang lalagyan lang ninyo ng sugar coating para lalong mapaganda. At doon nga po sa hirit na NBI ang magsagawa ng pag-iimbestiga sa laglag bala, pati pong Malacanang ayaw nanindigan ng Malacanang na dapat daw Department of Transportation and Communication na lang ang magsagawa ng investigasyon kaugnay po dito sa laglag bala sa NAIA. Apat na po raw, 40 airport personnel ang iniimbestigahan kaugnay sa kontrobersya at nais ng publiko na hiwalay na yun siya kaya ng NBI. Pero sinabi po ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda na mas mabuting hintayin na lamang daw ang ilalabas na findings ng DOTC at solusyon sa problema. O, kita mo yan, findings, tapos biglang may solusyon na kagad. Yun ang ihahain. Ayon pa kay Lacerda, dapat isang tabi ang anumang kulay at ang gulo ng politika sa usapin. Lumutan kasi na may gumagamit ng sitwasyon para matalong mga kandidato ng administrasyon sa halalan. Oh, come on. Ipinasok nyo naman yung politika para pagka natalo si Rosa, sabi nyo, eh kasi may issue nung NAIA eh. Hindi ganon. Ang kailangan natin ay malinis ang NAIA para po naman doon sa mata ng ibang bansa, hindi tayo kahiya-hiya. At ika nga magkaroon naman ng respeto at dignidad yung mga pasahero na hindi laging ipinapahiya sa publiko, sa mga pahayagan, na kung ano-ano sinasabing nakuna ng bala. Abay, mahigit na. Sabi nung isang araw ay mahigit na 54 ang mga insidenteng ganito, pero lumalabas na mas mahigit pala. Napakarami raw nang nakukuna ng bala. Hindi lamang pala nakakarating sa atin at hindi isya sa publiko, pero marami pala ang nabiktima na nitong laglag bala. At inamin po naman ni DOTC Secretary June Abaya na may 2 kaso silang iniimbestigahan na may kinalaman sa laglag bala at extortion ng mga pasahero. O, kita mo yan? May inihain na umunong kaso laban sa naturang personnel ng Office of the Transportation Security o OTS.
Ginawa po ni Abay ang pahayag sa press conference na iya kaugnay sa inisyal na resulta ng investigasyon dito sa Laglag Bala. Anya, nakarating na rin umano sa kanilang kaalaman ang reklamo na idinulog ng mag-ina sa NBI dahil din sa Laglag Bala incident. Ito yung mag-ina na binalot na ng plastic lahat ng kanilang mga kagamitan. Aba, nasingitan pa rin yung handbag. Ayon kay Abaya, ang ngayong taon lamang ay umabot na, pasinin ninyo ito, umabot na sa 1,304 na kaso. Ang insidente na may kaugnayan sa pagharang sa ilang mga pasahero o nahulihan dahil sa pagdadala ng bara ng baril sa NAIA. 1,394. Ngayong taon lamang ito. Ba kung inipon mo yung bala, marami na kayong bala niyan. 1,394. Kung ipakilo mo niyan dahil tanso, at yung dami na. Kanyang binigyan din po ni Abaya, ha, na hindi naman lahat ng insidente na ito ay dahil sa Laglag Bala, dahil may mga pasero raw po ang nagdadala dahil sa paniwalang nagsisilbi itong agimat. Inihalimbawa nito ang kaso ng isang lalaking pasero na humiram umano ng bag, pero hindi alam na may laman pala itong bala. Alas 5:08. May mensahe tayo galing kay Marvin Kapili ng number 2937E1, Pilar Street, Manugit, Tondo, Manila. Ito pong si Marvin Kapili, masugid nating taga-subaybay ito. Gandang hapon po, 8 diretso, kapersi ka Jerry. At magandang lalaking supremo, Kuyang Joey. At ama ka dyan, ha? Hindi laglag bala yan. Laglagan na yan. Dati naman, wala namang ganyang aparato na balot plastic sa bagahe. Malamang may kasabot yan. At sana, DOTC, please lang, maawa kayo sa mga pasahero at masyado na kayong abusado, mga taga-airport. At panawagan din sa lokal na pamahalaan ng Quezon City na aksyonan naman. Akala ko airport ng Quezon City. Wala palang airport sa Quezon City. Sa Quezon City, ang kanyang panawagan, aksyonan naman yung mga nagkalat na prostitute. Ba naman yung pinakialaman mo? At di mawalan nga na. Mamawalan ang papasela nito si Nestor Kagitla. Ay, mga prostitute daw, nagkalat at mga nagtitindihan sa Footbridge, Aurora, EDSA, sa Cubao, sa gabal na sa mga dumadaan, lalo sa gabi, at lagyan daw ng ilaw. Yun, oo nga. Yung mga footbridge, yung mga overpass, dapat talaga maliwanag yan. Dahil dyan nag-umpisa yung mga hold up, nangyayari yung mga pambabastos. Ito pa, meron tayong text. Galing sa cellphone na nagtatapos sa 9530. Sir Joey, kala ko po kasama nyo dyan si Kapersi, saka si Kajeri. Oo, kasi mag-eleksyon, abala yung mga yun. Alam mo naman, nagsusulat sila sa dyaryo. Nakahanap sila ng mga issue. At syempre, yung mga kaibigan nila, kasakasama nila. Ano at pagka wala silang masyadong trabaho, makakasama na kami. Sir Joey, sila Sir Dat Coloma. Walang utak. Meron naman. Meron naman sila. Hindi pwedeng mawala ng utak yan. Kulang lang sa sabaw. Excuse me! Kumbaga sa sisig, kinulang sa ulang at sa kinulang sa utak. Kaya hindi masyadong masarap. Pero sa mga nakikinig sa atin, ha? Nakikinig ba kayo araw-araw dito sa DZRJ 810? O, meron kaming pasasalamat sa inyo.
mag-text kayo ng inyong mga greetings o mensahe sa 0917-798-8910. Ulit. 0917-798-8910. Huwag kalilimutang ilagay ang inyong buong pangalan, address at magkaroon ng chance na manalo ng isang brand new Nextbook Android tablet. Oh, ganda niyan, ha? Kaya makinig at manalo mula sa empina ng bawat Pilipino, ang tugtog po sa inyo ng A-Prime Media Broadcasting Network. Kaya text na kayo, ha? 097, o may tumakip. Ano tumakip na yun? 097. Natakpan yung ating cellphone number. Good PM, Joey Falcon. Ito po ay galing sa cellphone number na katapos sa 25. Sorry na lang kayo, 25 lang ang nakita ko eh. Good PM, Joey Falcon, tama ka sa tinatalakay mo. Matagal na yung LTFRB na yan. Parang kulang ka, Jim, ah. Jim, kulang ka. LTFB lang yan. Gawa talaga, mahilig ka kasi sa Facebook. Kaya nga lang mo lang, FB. LTFRB. Matagal ng araw yan. So, yan po, ah. Meron nakakapansin na rin sa LTFRB. May nagkaroon ng harang itong ano, cellphone number natin para sa promo. Ha? Ito ang isang pasasalamat. Bakit may nakaharang? May sabuatan daw po sa ilang tiwaling personnel sa Ninoy Aquino International Airport para biktima ng mga pasahero dito sa isyu po ng tanimbala, pangingikil at pagnanakaw. Ito po ay ayon kay Davao City Representative Carlo Alexi Nograles, Chairman ng House Committee on Labor, na may mga impormasyon siyang natatanggap na may kutsabahang nangyayari sa panig ng mga bugok. Mga bugok na porters. Bugok, masarap bibingkang itlog yan, ha. Mga tiwalang tauhan ng Office of Transportation Security o yung OTS at ilang kasapi ng polisiya dito dahil sa diumano ang polisiya rito dahil sila umano ang nagkaplano para dinggin ang diinan ng isang pasero na gusto nilang biktimahin. Tudlo sa kanyang napagalaman ayon kay Nograles, mula sa porter doon ilalagay ng porter ang bala sa luggage ng victim, kukontak sa OTS at ang PNP naman ang magsasagawa ng pag-aresto. So syndicated, ha? Ayon kay Congressman Nograles. Kinundin na rin ni Nograles si Manila International Airport General Manager Jose Angel Honrado. Dahil imbis na magsagawa ng isang masusing investigasyon sa mga reklamo ng mga nabiktimang pasahero, ay binabaliwala umano mga ito at pinasisinungalingan pa, ipinagtatanggol pa. Yan ang napapala ng mga nagtatakip. Kasi po yun ipanakip sa kanilang mga departamento. Ayaw nilang madawid yung kanilang mga departamento para sasabihin nga naman, uy, malinis ang aming tanggapan. Mapalo nga ito sa puwet. Will you please shut up, stop talking. Maganda po yung naisip ni Senador Bam Aquino. Meron pong ihahain si Senador Bam Aquino. Kailan nyo si Bam Aquino? Yung parang kamukha ni Ninoy Halos, si nakasalamin. Maghahain po siya ng Iwas Tanimbalagang Bill. Ang ilalagay niya sa bill, yung nagdadala ng tatlong bala pababa. Ha? Tatlong bala ng baril pababa, nahulihan ka, ang dala mo tatlong bala, o dalawang bala, o isang bala. Yun po ay kukumpiskahin na lamang at hindi na peperwesyuhin yung pasero.
Kaya sa ibang bansa, ang gagawin, kumpiskado na lang pagkatapos tuloy ang alis mo. Kasi sa totoo lang, nakasama lang yung bala sa doon sa pinagbabawal na illegal possession of firearms and live ammunition. Kasi po yun eh, nasa gitna, Firearms and live ammunition. Kung sana firearms or live ammunition, ayun po sana magkahiwalay yun. Pero ang sa batas po, doon sa article, nakalagay, baril at bala. Hindi baril o bala. Baril at bala. So dapat yung bala, may dala kang baril. Yung baril, may dala kang bala. Ngayon, kung bala nga lang naman ang dala mo, paano mo naman gagamitin yan? Yan ba naman na ipuputok mo, pipitikin mo sa likuran yung bala para pumutok? O kakagatin mo para pumutok? Kaya sabi po ni Senator Bam Alegre, Senador Bam Aquino, ay magkakaroon nga po siya ng iyahaing bill na tinaguri niyang iwas tanim bala bill. Na kung ang makuha sa'yo tatlong bala pababa, kumpiskado na lang. Hindi ka na ikukulong, hindi ka na imbestigahan, hindi ka na kakasuhan. Pero tuloy pa rin ang biyahe mo. Ngayon kung pataas yun, pwede. Baka marami kang dala, baka ibenta mo. Kung tutusin talaga, limo, isang bala lang dala mo, paano ka naman makakaperwisyo nun? Ibabato mo sa kalaban mo? Ibabato mo sa tao? Ngayon ang oras po natin, alas 5:18. Joey Falcon, Jerry Yap at Percy Lapid, pinagsamang pwersa para labanan ng mga mapang-abuso sa ating lipunan. Dito lamang sa 8 Diretso. A-Tri-Media Pro Incorporated. Enjoy a different kind of cool with iCool. Cool na cool habang inunguya. Cool na cool habang ikaw ay nagsasalita. iCool Menthol Gum. Minty, gummy, long-lasting nguya. Long-lasting cool. iCool Mentholated Gum and iCool Cherry Mint Gum. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula. Kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid dumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400. The fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. DZRJ 810 at 8Tribedia Broadcasting Networks, pinagsanib na puwersa para sa sambayanang Pilipino. 8 Diretso, programang maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon, pagsubaybay sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid, paghimay sa mga isyung nais malinawan ng lipunan at pagdinig sa tinig ng bayan na nais alamin ang katotohanan sa likod ng mga katanungan. Samahan ng tambalang Joey Falcon, Jerry Yap at Percy Lapid, 8 Diretso, Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. 8 Diretso, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8Tri Media Broadcasting Network. Falcon, Jerry Yap at Percy Lapid, pinagsamang puwersa para labanan ng mga mapang-abuso sa ating lipunan. Dito lamang sa 8 Diretso. 8 Diretso. 8 Diretso. Alam po ba ninyo na may isang abogado na nahulihan ng bala sa kanyang biyahe dyan sa NAIA? Pero nung malamang siya po ay abogado at membro ng Integrated Bar of the Philippines, sinawalan. Ito po ay si Attorney Cartujano.
Nakita po kasi po ito nagagaling sa firing range. Yung bag niya, nilalagyan po niya ng baril at saka bala. Ngayon, inalis niya yung baril doon na may natira po lang isang bala. So, nakita sa x-ray, hinold siya at Orny Cartujano. Pero nang hingan siya ng ID, ang pinakita niya yung ID ng miyembro ng Integrated Bar of the Philippines, so IBP. Alam niyo ba nang malaman ng mga security officers na siya ay isang abogado? Bah, pinalagpas lamang ito. Kaya ang masabi ni Atty. Cartujano, nag-aalala siya. Sa kalagay ng mga ordinaryong tao na hindi kayang malipensahan ang kanilang sarili na mabilis mabiktima ng sinasabing modus operandi. Kita nyo ha? So, yung kanilang batas selective. May pinipini at may idinidiin. Kung ikaw ay ordinaryong tao, ididiin ka. Pero kung ikaw ay may sinasabi, aba, gagaanan ka, papalagpasin ka na lang. Oras po natin, alas 5.23. Gabi na. O, yung mga makukulit niya sa mabuhay lens, ha? Sinabi po ng HPG na 24 oras sa loob ng isang linggo. 24/7, ha? Silang magbabantay dyan sa mabuhay lens. At yung mga pasaway, ay, anong apelyido niyan? Yung mga pasaway na sinasabing power paradahan niyan, pinaparadahan pa rin, titikitan po yan. Kahit hanggang gabi. Kahit gabi, maninikit sila. Yan ang sabi ng SVG. Kaya huwag po kayong pasaway dyan, ha. Pag sinabing bawal paradahan yung mabuhay lane, huwag na kayong magparada. Dahil kaya nga po yan ay ginawang rota para ikaw nga makaluwag sa trapiko. Alamin po muna natin na magiging lagay ng panahon mula sa pag-asa. Naririto si Jerry. Jerry, magandang hapon. Magandang hapon din, Kasyo. Jerry, anong apelyido mo, Jerry? Hindi nakalagay dito. Ano po? Anong apelyido mo? Lois po, L-O-I-Z. L-O-I-Z, Lois. Opo. Ikaw ay forecaster. Opo. Ano, meron bang junior, senior dyan? Wala, forecaster lang. May junior, may senior po. So, saan kang kategorya na bibilang? Ako nasa senior na. Oh, senior. Ay, ako yung nasa senior na rin. Eh. Senior citizen. Okay, ano magiging lagay ng panahon natin? Dahil medyo balita ko, may namamataan na naman. Okay, para po sa magiging lagay ng panahon within 24 hours, inasahan na malaking bahagi po ng ating bansa magiging maganda lagay ng panahon. Maliban lamang po sa mga pulupulong pagkidat pagkulog sa dakong hapon o gabi. Samantala doon po sa dulong hilagang Luzon, inaasahan naman na magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na may mga pulupulong mahinang pag-ulan. Ayan po yung Batanes, Calayan at Babuyan Group of Islands. Ang tinatayagot ng temperatura dito sa Metro Manila mula 23 hanggang 34 na antas ng Celsius. Dahil po sa patuloy na lakas na itong amihan, ay nakaka-apekto pa rin ito nga sa may northern Luzon. At nakadas pa rin po yung ating gale warning sa mga areas na yan, kaya delikado pa rin po sa ating mga kababayang mangingisda na pumalaot po sa mga lugar na yon. Lulubog ang araw maya-maya, 5:27, at muli po itong sisilay 5:53 bukas ng umaga. Philippine Standard Time, alas 5:25 ng hapon. Mula sa Forecasting Center ng Pag-asa DOST, ako po si Jolly Lois na Google. Jerry, may news item ako nabasa kanina na yun daw, hey, sa Indonesia, pwedeng pumasok na naman ng Pilipinas? Yung haze po na galing sa Indonesia, pumasok lang po sa atin yon nung kalakasan po ng bagyong si Lando. At sa ngayon ay ang ating general wind direction ay nasa easterlies, tsaka dun nga po sa taas ay northeasterlies. So medyo malabo po na pumasok sa atin sa ngayon yung haze ng haze dulot po ng forest fire sa Indonesia. Pero yun po ay may possibility pagka nagkaroon po ulit tayo ng isang malakas na bagyo. Yun nga eh, posibleng bumalik uli. Sana naman huwag, ano. Opo.
Okay, maraming salamat, Jerry. Maraming salamat din po. Magandang hapon. Bueno, mga kaibigan, si Jerry Lewis mula sa Pag-asa. Ocho Derecho. Sa mga mahilig sa galunggong, ha? Babawalan mo ng mangisda. Yung ating mga kababayan dyan sa gawin ng Mindanao, sa may Sambuanga, para daw mabigyan naman ng pagkakataong lumaki-laki yung mga galunggong. Eh baka maging sinlaki na lang ng dilis yan. Lugi tayo. Bigyan natin ang pagkakataong lumaki. Awe, pag malaki at saka mataba, hindi masarap, masarap yung ulam. Yung ulam ko nga sa bahay kanina, paksiw na galunggong, ang liliit. Eh, gustong-gusto ko pa naman yan, paborito ko, paksiw na galunggong. Kaya ako pinapapaksiw, kinabukasan, ipapiprito ko. O di masarap ang lasa, no? Timplado. Oy, sabihin nyo, pagkain ng mahirap, hindi na, oy. Ang mahal ngayon ng galunggong, 160 isang kilo. Eh, magkano ang baboy? O, 170, 10 piso na lang. Ang manok nga, 130 lang eh. Mas mahal pa ang galunggong, kaya huwag nyo sabihin, kapag ka kumakain ng galunggong, ay pagkain ng mahirap. Kasi nakakasawa naman yung manok araw-araw. Kaya yung balat ko parang sa manok na yung tinutuban ng mga butlig. Ay, galunggong. Medyo, ha? Hindi tayo muna makakain ng galunggong. Dalawa pa naman yung galunggong. Isang lalaki, isang babae. Pero yung babae, yung medyo lapad at saka medyo mapula-pula yung buntot, eh parang hindi ko gusto ang lasa. Hindi kagaya nung lalaki na talagang malinamnam. Iba talaga tayo mga lalaki, no? Ha? Malinamnam tayo. Uy, bakit may time check dito 4:30? 50 araw na lang! Pasko na po. Ay, nako, Pasko na, sinta ko. Bakit wala ka pa? Magkakaroon daw po ng parang welga na ito eh. Yung mga magbababoy. Nagbanta po na magkakaroon sila ng 5 na holiday. Opo, panahon pa naman ngayon ng hamon. Ang ginagawa pa naman ngayon yung mga hamon-hamon. Eh, nagbanta raw po na magkakaroon nga sila ng 5 na holiday bago magpasko. Ano kayang dahilan? Dahilan kaya na tayo ay tumatanggap ng mga imported na karne? O sila'y nabababaan doon sa SRP na ipinatutupad yung suggested retail price ng baboy? Alamin po natin yan, ha? At bukas malalaman ninyo. Yung pong Highway Patrol Group, o kaya sinabi ko, nagbabala po doon sa mga nasa mabuhay lanes. Hindi raw titigilan ng SPG ang pag-alis ng mga obstruction sa lugar na yan. Kaya kung ang sasakyan ninyo ay ipaparada dyan, yan po ay hihilahin. Itotow. At dadalhin po sa kanilang impounding area ay yung pinakamababang bayad sa towing, 1,500. Eh, may multa pa yan sa ordinansa. Bukod sa bayad sa towing, magmumulta pa kayo sa paglabag doon sa pinaiiral na ordinansa. Sayang sana inabot ko kanina si Secretary De Lima rito. Pala ay na-interview na. Eh, tatanong ko sana kung bakit hindi maharang-harang yung mga armas na pinapasok sa bilibid. Kasi nagsagawa na naman po ng surprise inspection yung mga otoridad doon sa National Bilibid Prison. Ay, alam ba ninyong nakuha? Ah? Nakalitrato sa mga pahayagan eh. Akala mo armory. Armory ng yung kanilang sinalakay, yung bang imbaka ng mga armas. Abay, matitindi yung mga armas na kuha, mga high power, magaganda pa. Ibig sabihin, ito yung nailulusot doon sa
loob ng bilibid na ipapasok. Dahil yung mga mata ng mga gwardiya roon, plastic. Patakin ninyong hindi nakikita yon. Ayan, laki-laki ng mga armas. Kahit pirapirasuhin mo yan, kapag kaya nilagay sa supot, napakabigat. Kapag kaya nilagay sa bag, napakabigat. At saka metal yan eh. May metal detector, di ba? Yung pagpapasok eh, kunwari inihahagod sa katawan mo, metal detector po yan. So kung yung baril, ipupuslit mo, ang dami-dami. Aba, paano na yan? Pikit mata na lang yung gwardiya, hindi nakikita? O baka natakpan ng balumbon ng salapi? Kaya pinabayaang makalusot. Alam mo, dapat dyan yung lahat ng gwardiya dyan, palitan. Tanggalin lahat ng gwardiya dyan sa bilibid. Tanggalin yung namumuno yung direktor dyan. Pagkatapos, papasukan ng mga bago, yung mga inusente. Mga inusenteng gwardiya. Walang kinalaman sa pera. Hindi kilala ang pera. At yung direktor, saksakan ng bait. Pabindisyon na muna sa pare bago ipasok dyan. Kasi kapag ang ipapasok mo dyan ay yung mga datihan na. Lalo yung mga retired sa pulisya. Retired sa militar. Kaya na, sanay na yun sa pasikot-sikot ng laban eh. Pero magkabalik po ako ang oras natin. Alas 5.33. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400. The fastest medical for the worst pain. Kayo'y nakikinig sa DZRJ 810, a Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Narito ang mga programang kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan. Mga programang ipinagmamalaki ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Simula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga, bibida ang mga kabataan sa New Bandido kasama si Pia Morato. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, mga balita at makatotohanang komentaryo ihahayag sa Lapid Fire kasama si Percy Lapid. Maaasahan at mapagkakatiwalaang public service ihahatid sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa programang Katapat at Karancho kasama ang inyong katapat Mayor Fred Lim at inyong karancho Miguel Hill. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, babaha ng limpak-limpak na papremyo at kasi iyahan sa Shalala and Friends kasama ang Shalala ng buhay niyo. Alas 12:30 hanggang alauna ng hapon, mga nagbabagang balita ang ihahatid sa Balita sa Tanghali kasama ang inyong karancho Miguel Hill. Sariwain ang mga awiting nagbibigay inspirasyon sa saliw ng musika noon at ngayon. Alauna hanggang alas 2 ng hapon kasama sina Lloyd Umali at Ima Castro. Kayo naman mga amiga, usapang babae sa Girl Talk alas 2 hanggang alas 3 ng hapon kasama si Pelita Peralta Uwi at DJ Tony. Mga pinakahuling entertainment updates at pinakasariwang chika ihahatid sa alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Showbiz Galore kasama ang nag-iisang reyna ng mga Galoreans, Rodel Ocampo Fernando. Alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon, mga pinakahuling kaganapan sa maghapon ihahatid sa Balita alas 4 ni Tolitz Laurenio. Alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, mga katanungan ng lipunan bibigyan ng kasagutan sa Ocho Diretso kasama sina Joey Falcon, Jerry Ya at Percy Lapid. Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, usapan para sa wastong kalusugan ihahatid sa inyo ng Klinika On Air. Samahan ng mga batikang doktor ng bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Mga dekalidad na programa sa radyo na gagabay sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Dito lamang mapapakinggan sa DZRJ 810, ang himpilan ng bawat Pilipino. DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Networks, pinagsanib na puwersa para sa sambayanang Pilipino.
Ocho Derecho, programang maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon, pagsubaybay sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid, paghimay sa mga isyung nais malinawan ng lipunan, at pagdinig sa tinig ng bayan na nais alamin ang katotohanan sa likod ng mga katanungan. Samahan ng tambalang Joey Falcon, Jerry Yap at Percy Lapid. Ocho Derecho, Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ocho Derecho, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Joey Falcon, Jerry Yap at Percy Lapid, pinagsamang puwersa para labanan ang mga mapang-abuso sa ating lipunan. Dito lamang sa Ocho Derecho. Ocho Derecho. Will you please shut up? Heto na! Heto na! Heto na! Babalik po ulit ang inyong lingkod, Joey Falcon. Kapangalan pa rin ni Percy Lapid at Jerry Yap. Magkakasama-sama pa rin po tayo hanggang alas 6 ng gabi. Sa Paranaque City at Pasay City, mukhang may masamang balita ako sa inyo. Magkakaroon kayo ng mga brownout dyan. Ito po ay dahilan. Ang dahilan po nito ay yung pag-re-relokasyon ng mga pasilidad at linya. Dito sa Naiye Road at sa Barangay Tambo, Paranaque City hanggang Pasay City. So ayon po sa maintenance schedule ng Meralco, mula alas 11:30 ng gabi hanggang alas 11:59 ng gabi. Sa bagay, mga 20 minutos lang naman pala mahigit. Ito po sa Huwebes, Nobyembre 5. Sa pagitan naman ng alas 4 ng umaga, hanggang alas 4:30 ng umaga. Sa Biyernes po ito, Nobyembre 6. Yung pong bahagi ng circuit sa Malibay, 413 VJ, hanggang Paranaque 43ZJ at portion o bahagi ng Quirino Avenue mula sa Bayside Court hanggang Naiye Road kasama ng Tamaro Court at ang Riverview Road sa Barangay Tambo, Paranaque City. Medyo apektado po kayo dyan. Sa pagitan na yan, mawawalan kayo ng ilaw. Mga 20 minutos sa gabi, 30 minutos sa umaga. At simula po naman alas 11:30 ng gabi, Huwebes, Nobyembre 5, at alas 4:30 ng Biyernes ng umaga, bahagi po ng circuit sa Malibay, 413BJ, at sa Paranaque, yung bahagi po ng Naiye Road mula sa Quirino Avenue hanggang Barangay Tambo, Paranaque City, hanggang Domestic Road, kasama na po ang PT&T Gas Station sa Pasay City. Apektado po kayo ng kuryente riyan, ha? Wala namang isang oras. Walang kulang isang oras sa gabi tsaka sa umaga. Bahagi po yan ng relocation ng pasilidad ng linya ng kuryente sa Naiye Road at sa Barangay Tambo, Paranaque City at Pasay City. Kasi matawagan si Josel Dariaga at papagpaliwanagin natin ng gusto. Hindi rin po matanggap ng Malacanang ang pahayag ng World Bank at European Union na hindi na raw masaya ang mga investor sa bansa. Aba! Ayon po kay Communication Secretary Sonny Caloma, ito yung tagasangga ng palasyo eh. Walang ginawa kundi sumangga ng sumangga. Ang tinutukoy sa balita ngayon ay isang insidente kaugnay sa kumpanyang merong supply contract sa license plate. Ito yung kumpanyang nagsusupply ng license plates, mga plaka ng sasakyan.
Ayon kay Coloma, napagpasyena ng Korte Suprema ang usapin bagamat merong taliwas na Commission on Audit, COA option. Pero patuloy daw na pinagsisikapan ng pamahalaan na mapabuti ang mga paraan ng pagninegosyo dito sa ating bansa. Kaya hindi raw po matanggap ng palasyo yung report ng World Bank. Sa bagay, parang kumaganda naman yung ating index, yung stocks. Pero World Bank na yung nag-report, European Union, nagkakaroon po silang sariling survey. At ang sinusurvey nila, yung mga negosyo, mga nag-i-invest, at yung po'y sarili nilang survey, walang naguutos. So, malalaman natin yan sa patuloy na pag-usad ng mga balita. Ha? Baka bukas, lumabas ng balita. Natotoo yun. Samantala, eto. Lagi po tayong nakakarinig ng pagmamalaki ng palasyo. Ang pagmamalaki ng ating gobyerno. Ipinagmamalaking napaunlad nila ang Pilipinas at maraming nagugutom ang kanilang napakain, maraming nabigyan ng hanap buhay. Pero ayon po sa report, balita, ha? Bilang ng nagugutom, tumaas pa ng 3% sa third quarter. Ito po ay survey ng Social Weather Station. Ayon po sa SWS, dumami pa raw ang bilang ng mga Pilipino na nagugutom ngayon. Ito pa ang pinakabago nila sa survey. Nakapagtala ng 15.7% na pamilya sa mahigit 3 milyong Pilipino, mahigit 15% na nagsabing sila ay nakakaramdam ng gutom. Baka naman nakakaramdam ng gutom bago maghapunan. Kahit ako ngayon, nakakaramdam na rin ako ng gutom eh. Ayon sa inilabas na survey, tumaas ang bilang ng insidente ng kagutuman kumpara sa nakaraang taon o sa nakaraang 3 buwan na nakapagtala lamang ng 12% mahigit sa second quarter at 13% mahigit para sa first quarter. Pero ngayon third quarter, 15% na mahigit. Taminda na ang nakapagtala ng pinakamaraming kaso ng kagutuman. Sa 21% mahigit na sinunda naman ng Metro Manila sa 18% mahigit. Aabot sa 12% mahigit na populasyon ng maraming lugar sa Luzon ang nakakaranas umano ng gutom habang 7% mahigit naman ang naitala sa Visayas. Isinagawa ang SWS survey noong Setyembre 2 hanggang 5 sa pamamagitan ng personal na pakikipanayam sa 1,200 katao na respondent sa buong Pilipinas. At pangunahing tinanong sa mga respondent ay kung nakakaramdam ba sila ng gutom at nakakaranas ng walang makain sa loob ng nakalipas sa 3 buwan. Bagamat tumaas ngayong third quarter ay patuloy namang bumababa ang ginagawang taunang self-rated hunger survey ng SWS. At tingnan nga natin dali ng trapiko. Pero meron muna tayong mensahe galing kay Marvin Capile. Good PM po ulit. Good PM po ulit. Nung po mga nakaraan ay may nakumpiska dyan sa loob ng Bilibid na malakas na kalibre ng baril gaya ng Bassmaster machine, Bassmaster machine gun, dapat maglagay ng matinong namumuno sa National Bilibid Prison at panawagan lamang sa utos na ng LTFRB na alisin na ang pagkakaroon ng bayad sa mga CR. O nga. Sa lahat ng terminal bus sa bansa, bakit wala ba silang budget sa maintenance? Sabon at chloros lang ang katapat niyan. Nagtatanong lang po. Salamat, Kuya Joey.
tuloy po sa iyo. Excuse me po. Sabon at Clorox lang katapat niyan. Nagtatan lang po. Salamat ko yung Joey. God bless. Solid na solid listener. Yan po si Marvin Capili ng Tondo. Napag-usapan yung mga comfort room. Lataros ng comfort room ngayon, may bayad. Punta ka doon sa mall, sa underpass, 10 piso. Ang jingle. Sabi ko, pamahal ng pamahal ang jingle ko ha. Mukhang tumataas ang karat ko. Dati 2 piso lang yung jingle ko. Naging 15 pesos. Ah, naging 5 pesos. 5 piso. Ngayon, 10 piso na po ang jingle ko. Ay, nako. Traffic muna tayo. Ah, sa traffic, puro po lang itong nakikita ko, ha, Jim. Yung pong pa southbound, ha, nasa EDSA po tayo, EDSA. Yung pong southbound, galing po ito sa Balintawak, patungo ng Mall of Asia, dyan sa Pasay. Balintawak, Kaingin Road, Munyungos, Bansalangin, North Avenue, Trinoma, Quirino, Quezon Avenue, Nia Road, taas pa taas, Timog, Kamuning, New York, Nepacumart, Monte de Piedad, Aurora Boulevard, MacArthur Farmers, Pitwason, Main Avenue, Santolan, White Plains. Yung po ay puro pula, ha? Ibig sabihin, heavy traffic hanggang White Plains. At mula po, Ortigas Avenue hanggang SM Mega Mall, Show Boulevard, Reliance, Pioneer Boni at Guadalupe. Yan po, medyo moderate ang traffic, katamtaman. Yung pong Orense at Kalayaan, Estrella, ayan, maluwag. Maluwag ang traffic ko niyan. Ito po ay kinuha ng alas 5.50, anong oras ngayon? Alas 5.48, late yata tayo rito. Doon po naman sa Buendia, Ayala Avenue at Arnais sa Pasay Road, Magallanes, sa Malibay, sa Tramo at sa Top Avenue, medyo may kaluwagan. Matraffic na pero medyo maluwag-luwag pa. Ibig sabihin katamtaman pa lang. At sa FB Harrison, Ross Boulevard, Makapagal Avenue at Mall of Asia. Ayun, kulay green. Ibig sabihin, talagang maganda ang dalo yung traffic ko dyan. May kaluwagan. Sa Papa Northbound naman tayo, mula Mall of Asia, patungo ng Balintawak. Yung pong Mall of Asia, Makapagal Avenue at Ross Boulevard, maluwag po. Maluwag ang dalo yung traffic ko. Pero pagdating ng FB Harrison at Top Avenue, siksika na po, ha? Heavy traffic. Magluluwag ng konti sa Tramo at sa Malibay. Ha? Moderate ang traffic dyan. Pero pagdating ng Magallanes, Aurora Boulevard, Monte de Piedad, asan ba yun? Pagdating ng Magallanes, Arnais, Ayala Avenue, Buendia, Kalayaan, Estrella, Orense at Guadalupe, hanggang Pioneer Avenue, Reliance, Show Boulevard, SM Mega Mall, puro heavy traffic po yan, puro pula. Ang Ortigas Avenue, katamtaman lamang, moderate. Pero pagtuntong nyo ng White Plains, Santolan, Main Avenue, Pitwason, MacArthur Farmers at Aurora Boulevard, puro pula na naman, heavy traffic. Magluluwag ng konti sa Monte de Piedad at New York. At sa Kamuning, maluwag na. Pero pagtuntong ng Timog, pula na naman. Nia, Quezon Avenue, Trinoma, North Avenue at Bansalangin hanggang Munyos. Heavy traffic po. Kaingin Road at Balintawak, doon po lamang nagluwag. Yung po ang northbound. So ayan ha, solve tayo sa traffic. Doon sa mga maiinis at mainit ang ulo, maghanap kayo ng karinderya dyan na maganda yung nagtitinda. Yung kainan na magandang tindera. Diyan kayo kumain, mawawala ang init ng ulo nyo. Ako ganun ang ginagawa ko eh. Pagka mainit ang ulo ko sa traffic, palingalingan ako. Naghahanap ako ng kainan na medyo may postura naman yung tindera. Yung bang paglapit mo nakangiti, I solve ang problem mo. Mawawala ang problema mo. Mawawala ang init ng ulo mo.
Pero yung mga tinderang malayo ka pa, nanlilisik ng mata. Parang lahat ng plugi nila sa iyo ibibintang. Diba malapit ka pala, nakasimangot na. May pinagdadaanan. Para bang gustong i-cargo sa iyo lahat ng lugi nila. Aba, ay masama. Ayaw kong kumain sa ganun. Dahil habang kumakain ako, parang tinutusok yung lalamunan ko. Oh, ito po. Tiniyak ng Malacanang na ipatutupad ang maximum tolerance sa mga rallista sa EPIC Leader Summit. Ayun, ibig sabihin sa mga magrarally. Magugunitang maliban sa mga militanteng grupo, nagbabanta rin magsagawa ng kilos protesta ang mga lumad na galing pa sa Agusan. Sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Balte, polisiya ng gobyerno ang pagkilala sa mga sa demokrasya at karapatan sa pamamahayag. Ayon kay Balte, may patakaran naman dyan gaya ng no permit, no rally sa mga pampublikong lugar. Ito magandang party ha. Kasabay po nito, itinanggi rin ng Malacanang na sasadyang itatago na naman ang mga batang lansangan at mga street dwellers sa EPIC Summit para hindi makita ng mga bisita. Hindi na raw po nila itatago yung mga bata. Ibig sabihin, hindi na nila ipapasyal para makita lamang malinis ang Ross Boulevard. Iginit ni Balte na matagal ng programa ng DSWD para kalingain ang mga nasa lansangan gaya ng nangyari sa PayPal visit. Anong matagal ng problema kalingain? Eh, Ms. Balte, huwag nga ninyo kami paglulokohin. Matagal ng problema, matagal ng programa ng DSWD ang pagkalinga doon sa mga batang lasangan. Eh, daming batang lasangan ngayon. Hindi naman kinakalinga ng DSWD o nasaan ang programa. Nagka-programa lamang ang DSWD para sa mga batang lasangan noong panahon ng pagdating ng Papa. Ipinasel sa Tagaytay mga batang lasangan, inipon doon para maging malinis yung mga kalsada rito at hindi makita ng Papa dahil ang Papa ay mapagmahal sa mga bata. At kung makikita niya na ang mga bata ay nasa lansangan at madudungis, maaaring madismaya siya. At yun ang ayaw nating ipakita. Eh, tinago ninyo yung mga bata sa Tagaytay. Pagkatapos, sasabihin nyo may programa ng DSWD para sa mga bata. Hala nga, umikot nga kayo ngayon. Ang dami ng mga batang may dalang sobre ngayon. Kapag ka tumigil ang jeep, napampasahero, sumasampang bigla yung bata. Namimigay ng sobre sa mga pasahero at nang hihingi ng limos. Yung iba naman, lalo dyan sa may Espanya, tumatakbo pa yung jeep, ha? Tumatalon yung mga bata, sumasabit. Eh, mga batang babae pa yun, ha? Hindi mga batang lalaki lang. At pagkasabit nila, kakanta. Kakanta ng kantang Pamasko. Pagkatapos ng kantang Pamasko, papasok sa loob ng jeep. Habang tumatakbo yung jeep. At isa-isang sasahura ng kamay yung mga nakaupong pasahero. Ibig sabihin, nanghihingi ng limos matapos silang kumanta. Yan sa papuntang Cavite, ganun din. Bigla ka mong may sasampang bata, may mga dalang sobre, nanghihingi ng pera. Meron naman mga lalaki na medyo may magulang na, ha? Medyo may edad na. Sasampa rin sa jeep pagkatapos sasalampak ng upo at biglang ipakikita yung death certificate at sasabing namatay yung kanyang kapatid. Pasensya na raw at nanghihingilan siya ng tulong dahil hindi niya kayang ipalibing yung kanyang kapatid. Meron naman sasampa dyan. Pagkasampa, sasalampak na rin ang upo at mag-iiyak at sinasabing nasa ospital ang kanyang kapatid o ang kanyang ina o ang kanyang kuya, ang kanyang ama, at daladala niya yung mga reseta. Napakarami po reseta. At humihingi siya ng pera na tulungan lang daw siyang makabili ng reseta alang-alang sa kanyang inang nasa ospital, alang-alang sa kanyang kapatid na nasa ospital, alang-alang sa kanyang amang nasa ospital.
Alam po natin ang lahat ng ito ay sindikato, ang lahat pong ito ay hindi totoo at ginagamit lamang nila sa paghihingi ng pera. Ngayon, DSWD, Department of Social Welfare, ha? Social Welfare, kapakanan ng panlipunan. Panlipunan ng pangangalaga. Panlipunan ng pagkalinga. O, sasabihin niyo may programa sa mga bata ang DSWD? Ala nga, asan ang programa? Sasabihin niyo pagdating ng EPEC, ayan, ipinatupad na namin ang programa. Kinalinga na namin ang mga bata. Dinala na namin sa isang lugar at binihisan at pinapaligo. Yan ang programa ng DSWD. Itago ang mga bata kapag ka may dumarating na bisita. Ocho Diretso. Kaya Miss Balte, alam namin ito kapag salita kayo ng Malacanang. At syempre, lahat ng sasabihin nyo ay pabor sa pamahalaan. Pero sana dahan-dahanin naman ninyo ang pagsasalita. At halata naman po namin na kami pinaglululoko nyo. Patubato sa langit ang tamaan, huwag magali. Tama na po ang bulahan. Good boy, ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Good boy, ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Hello. Hinatulan pong guilty ng Quezon City Regional Trial Court, Branch 226, ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Alam ba ninyo kung bakit? Sangkot po sa graft at malversation charges. Ito po ay sina Ramil Rodriguez, na officer in charge ng NBI Quezon City Satellite Office, at Elizabeth Sobrevilla, na chief cashier ng naturang tanggapan, officer in charge ha, ng NBI at isang babaeng cashier. Noong po daw taong 2006 na nagsasagawa ang NBI operatives ng surprise cash account, yung bigla ang pagbisita po sa kaha at binilang yung pera sa satellite office, natuklasan po ang ilang booklets ng ginagamit na original receipts. Ngunit wala ang kaukulang pera. Ayon po sa Office of the Ombudsman, nabigo ang mga akusado na i-account ang 120 booklets ng official receipt at i-remit ang nakolekta sa clearance o sa clearance fee na nakakalagan. Laki ah. 942,000 mahigit. Kulang-kulang isang milyon na. Sa dalawang pahinang decision po ni Presiding Judge Manuel Santa Cruz Jr., sinabi nito na sina Rodriguez at Sobrevilla ay nagsabwatan para sa katuparan ng kanilang scheme. Kaugnay nito natuklasan sa pagsisiyasat ng ombudsman na inilipan ni Sobrevilla ang koleksyon patungo sa ibang tao. Dahil sa pagkakonvict, makukulong sila ng mahigit 10 taon, magbabayad ng mahigit 900,000 piso, o bawi na. Yung nakulimbat nila, 940,000 pesos mahigit. Ang ibabayad nila, 900,000. So may tubo silang 42,000, pero kulong naman sila ng 10 taon. Yan, NBI yan, ha? NBI, nagpapalusot yung mga ginagawang clearance. Yung mga, pag tayo kumukuha ng NBI clearance, ayun, yung pala eh, yung dalawang yun, yung nagpapalusot yung mga binabayad. Ibang resibo ang ginagamit, hindi yung official receipt.
Para nga naman yung pera ay hindi ma-account. Ang problema nung surprisein sila, pagbukas ng kaha, nakita ang mga nakatagong original na resibo. Yun na dapat sana ang ginagamit kapag ikaw ay kumuha ng NBI clearance. Pero ang ginagamit nila ay yung peke. Kaya ang pera po ay nauwi sa kanilang bulsa. Aba, okay na. Mabuti na lang, hindi uminit masyado yung ulo ko. Pinipigilan ko nga na magalit ako eh. Ayoko kasi nang may kaaway dahil ako'y mapagmahal. Well, mga kaibigan, ano na po tayong oras. Muli tayong magsasama-sama at magkarinigan bukas ng umaga. Bukas uli, hapon. Sa ganitong oras at timpilan. Pangalan po ni Percy Lapid at ni Jerry Yap. Ang inyong natatanging kasama ngayon ng inyong supremo, Joey Falcon. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang hapon at marami pong salamat sa inyong pakikinig dito sa Ocho Diretso. Joey Falcon, Jerry Yap at Percy Lapid pinagsamang puwersa para labanan ng mga mapang-abuso sa ating lipunan dito lamang sa Otso Diretso. A Tribedia Pro Incorporated.